next on the list, we have Barangaw. So, Barangaw is the god of the rainbow. Okay, kapag may nakikita tayong bahaghari na ang iniisip ng ating mga Visayan people is that Barangaw is present during that time. Commonly, we are seeing rainbow kapag katapos ng ulan. Ayan, because the sun rays are reflecting to the to the water. Ayan, nagkakaroon ng reflection, kaya yun, nagkakaroon tayo ng rainbow. Ayan, so one fact or one trivia lang about rainbow is that hindi lang siya half circle or yung protractor, hindi siya half circle, but it is a complete circle. Ayan, yung rainbow natin, di ba commonly kapag nakikita natin siya sa taas, nakikita natin na semicircle lang yung ating rainbow. But no, pag pumunta tayo sa other part ng kung saan tayo napaparoon, dun makikita yung other half nung rainbow. Ayan. So in short, rainbow is circle or round. Ayan. So next, we have Bulalakaw. Tagalog, ayan, diba Tagalog tayo, nakatira sa Luzon, Southern Luzon, ang Bulalakaw ay meteor. Yan, yun yung bumabagsak, yung nag-aapoy na bato. Pag, yun yung commonly sa atin. Pero dito, sa ating Visayan deity, Bulalakaw is a bird god and the causer of illness. So dito, sinasabi nila na si Bulalakaw daw ang nagbibigay ng sakit. Or kunyari, may nilalagnat. Ang pagbibintangan ng ating mga Visayan deity ay si Bulalakaw. Sabihin nila, binigyan ni Bulalakaw ng sakit si Juan. For example, like that. Ayan yung belief ng ating mga Visayan people before the Spanish colonization. And then second, we have we have Burigadang Pada Sinaklang Bulawan. Okay, so siya ay ang goddess of greediness. And sometimes, people are being compared to Burigadang Pada Sinaklang Bulawan. If a person is being greedy to himself or nagiging selfless siya nagiging selfish siya sa ibang mga tao. For example, si Maria ayaw niyang pahiramin ng laruan si Pedro. For maririnig na lang natin na sasabihin ng ating mga nakakatanda na nandito si Burigadang Pada Sinaklang Bulawan, kaya napakadamot ni Maria. Like that. Yan. So, sometimes nako-compare din siya sa atin. Ayan, dahil sa mga belief and system ng ating mga Visayan people. Next, we have Dalikmata. So, Dalikmata, the many-eyed goddess. And the cure, and she's curing eye illnesses. So, for those people who have, who are nearsighted, farsighted, and even strabismic, yan, or yung mga banlag, mga duleng, or yung may mga katarata sa mata, they're praying for Dalikmata. Kasi si Dalikmata, siya lang yung makakapagpagaling ng mga mata ng mga Visayan people. Ayan, so as we can see na sa Visayan mythology, maraming mga characters doon. At in each and every characters ay meron silang kanya-kanyang roles and responsibility sa mga sinasakupan nila. Next, we have Inaginid at Malandok. So, dalawa to. Doon sa picture natin, si Inaginid at Malandok, ay isa lang yung paa. Dalawa yung paa nila, pero sa dalawa katawan ng, paano ba? Ayan, parang conjoined twins sila. Yun na lang, conjoined twins, magkadikit. Pero dalawa yung tao. So, Inaginid at Malandok is a god invoked for success in battle and plunder. If may mga battle or war na nagaganap sa ating mga Visayan peoples, they are praying for Inaginid at Malandok para mabiyayaan sila ng enough strength to survive and to have a victory towards their battle and plunder.
Okay, next we have Canlaon. Canlaon was the supreme god worshipped by the ancient Visayans who live in the Negros Island that dwells in Mount Canlaon. We all know that medyo familiar na siya sa ating mga 21st century generation dahil nga mayroon tayong tinatawag na Mount Canlaon. Ito ay isang bundok na makikita sa Negros Island. As well as Captain, he is the ancient Visayan's counterpart of Bathala. Ayan, so sa ating ibang stories, di ba, nasabi natin na wala sila nung Bathala talaga, yung pinaka kataas-taasan. Kasi merong ibang tribes or ibang regions sa ating Visayan na kiniklaim na si Canlaon daw ang pinakamalakas, but sometimes, sinasabi nila na si Captain daw ang pinakamalakas. So, there's an argument between Canlaon and Captain sa ating Visayan mythology. Kaya, nasabi natin na wala silang kinikilalang Bathala talaga. Pero meron silang counterpart. Pag sinabi natin counterpart, ito yung responsibilities then and powers of Bathala. Pero there is no god of all gods. Yun. Diba? Medyo confusing. And so I think this is last. We have Kasaraysarayan sa Silgan. Okay, so Kasaraysarayan sa Silgan is the god of rivers. Sa mga nakatira sa tabing ilog, they are always praying na sana wag umapaw ang ilog na yon para makasurvive yung mga naninirahan dito at mabiyayaan sila ng enough fishes na magiging source of food nila. Ayan. So, they're praying to Kasaraysarayan sa Silgan. Okay. Ayan. So, hey, what's up mga kakote? It's Megan Kuelje and I am thankful that you are still listening to my voice. Ayan, nakarating na tayo sa ating mga other characters of our Visayan deities. So, if you have concerns and clarifications sa ating mga sinasabi, I want to read it on our comment section. Ayan, it is highly recommended. Ayan, so thank you very much. Keep safe. Have a great day. And on our next vlog, educational vlog, we will continue discussing about the other Visayan deities. Ayan, so thank you.